Maligayang pagbabalik mga tol, pag-uusapan po natin ngayon ang magiging laban ni Naoya Inoue at ang matagal nang pinag-uusapan na magiging laban ni Emmanuel Navarette kontra kay Magdaleno. Pinag-uusapan na ngayon ang magiging laban ni Inoue kontra kay Jason Moloney. Balak ni Bob Arum na ikasa ang laban ngayong taon. Wala pang detalye tungkol sa magiging laban mga tol, pero malaki ang posibilidad na gaganapin ito sa November o kaya December. Tinalikuran na talaga ang magiging laban kay General Casimero. Magandang bakbakan sana kung natuloy ang laban. Si General Casimero naman, makakaharap niya si Raushi Warren para sa WBO Bantamweight title. Kaya ba ni Jason Moloney manalo kontra kay The Monster Naoya Inoue? Kung titignan ang karir ni Jason Moloney, 2 beses pa lang napalaban sa US, lahat ng laban niya ginaganap sa Australia. Minsan na ito napalaban para sa world title. Ginanap ito sa World Boxing Super Series. Nakalaban niya si Emmanuel Rodriguez sa quarterfinals para sa IBF Bantamweight title. Natalo si Jason Moloney via split decision. Si Emmanuel Rodriguez naman ang nakalaban ni Naoya Inoue sa semifinals. Panalo si Inoue via knockout sa 2nd round. Dito nakuha ni Inoue ang IBF Bantamweight title. Kaya malaki ang advantage ni Naoya Inoue dito sa laban dahil pinatulog niya ang tumalo kay Jason Moloney. Pero hindi pa rin makasiguro si Inoue na siya ang panalo dahil parehas naman na mag-training at maghahanda sa laban. May posibilidad pa rin na matalo si Inoue kung magkamali ng kamada. Dedepensahan ni Inoue ang titulong IBF WBA. Kung titignan sa Daring Magazine, number 6 sa rating si Jason Moloney. Sa titulong WBO, number 1 sa ranking. Sa IBF, number 4. Sa WBC, number 4. Pagdating sa WBA, number 3. Mataas ang posisyon sa ranking kaya hindi pwede maliitin ang kalidad ni Jason Moloney. May kartada si Jason Moloney na 21 wins, 18 knockout, may isang talo, may edad na 29. Isang Australian ito kaya madugo kung lumaban. Si Inoue naman may kartada na 19 wins, 16 knockout, walang talo, may edad na 27. Sino kaya ang mananalo dito sa 2 mga tol? Sa kabilang banda naman, makakalaban ni Emmanuel Navarette si Jesus Gabriel Magdaleno. Matagal nang pinag-uusapan ang tungkol dito sa magiging laban, pero ngayon lang nagkaroon ng linaw. Posibleng gaganapin ito sa buwan ng October, paglalabanan ang bakanteng WBO featherweight title. Ito ang titulo na binakante ni Shakur Stevenson dahil umakyat ng division. Matatandaan na umakyat si Navarette ng timbang galing super bantamweight. Ginawa agad ng WBO na mandatory contender si Emmanuel Navarette para sa WBO featherweight. Kung titignan nga po natin sa ranking, number 1 si Navarette, number 2 naman si Jesse Magdaleno. Dito masusubukan ang tibay ni Navarette kung hanggang saan ang tigas. Hindi madaling kalaban si Jesse Magdaleno mga tol. Taong 2016, nakalaban na ito ni Nonito Donaire para sa WBO Super Bantamweight title. Natalo si Donaire via unanimous. Nagkaroon lang ng isang talo si Magdaleno laban kay Isaac Dogbo via technical knockout sa round 11. Nakalaban din ni Navarette si Isaac Dogbo ng 2 beses. Sa unang laban, panalo si Navarette via unanimous. Pagdating sa rematch, panalo ulit si Navarette via technical knockout. Ito ang laban kung saan nakilala si Navarette bilang mandirigma sa super bantamweight. Dito sa magiging laban ni Navarette sa featherweight, masusubukan ulit ang kakayahan niya kung matibay ba talaga ang panga. May kartada si Magdaleno na 28 wins, 18 knockout, may isang talo, may edad na 28. Si Navarette naman may kartada na 31 wins, 27 knockout, may isang talo, may edad na 25. Sino sa tingin nyo ang mananalo dito mga tol? Pagdating sa haba, lamang si Navarette 5'7", kumpara kay Magdaleno 5'4". Pero wala sa haba yan, nasa performance level. Hanggang dito na lang muna tayo mga tol, maraming salamat po.